Virtual TV. Mga kaibigan, ngayong hapon po ating pag-uusapan, gaya po ng aking nabanggit kanina, yung kabuang report at detalye po panungkol dito po sa pag-iwan no ni Eric Jun Casilaw alias Elian Owali sa kanya pong grupo, bit-bit po ang 6 na milyong piso. Mga kaibigan, ngayong hapon po kasama po natin ang Commander ng 101st Infantry Brigade ng Philippine Army na si Brigadier General Jesus P. Durante, Philippine Army. Sir, magandang hapon po sa inyo at welcome po sa ating palatuntunang Up Up Pilipinas. Magandang hapon din, Cherry, to Mariel, and of course, kay General Jerry Samudio. At sa mga tagapakinig, at magandang hapon po. Yes po, sir, hindi na po ko magpapaligoy-ligoy pa dahil alam po natin na malaki po no yung nakapatong din na pabuya dito po sa hinahabol po natin si Eric Jun Casilaw alias Elian Owali. Ito po yung naibahagi rin natin sa atin pong palatuntunan na siyang talagang next target po natin na mahuli at ma-neutralize. At ngayon po meron po tayong balita at report na iniwan po niya ang kanyang grupo, bit-bit po, ang 6 na milyong piso. Could you tell us more about this information po, sir? Opo, itong, totoo nga po yun, si Eric Casilaw alias Elian, ay tumakas na, kasama niya itong si Leo Lacumbe, or alias Oli, at isa pa ang alias Karil ng headquarters of the... Actually, they're called the headquarters of Southern Mindanao Regional Command. So, it was just an estimate of the 6 million na dala-dala nila. But another surrender lumabas nung isang araw, and he estimated it could be more than or beyond 6 million itong naitangay nila. Because when we start our operations way back, November, nung sunod-sunod na yung since November, nag-ooperate na kami. Our objective then was to get Menandro Villanueva and the other Central Committee members that's been operating dito sa 101st Infantry Brigade area. So it was an estimated of 26 million yung dala nila at that time. So, based dito sa mga series of encounters, then itong mga bag na dala-dala nila and the cash was distributed among their comrades. So, ang estimate lang na nadala na yung tatlo na naitakbo nila is around 6 million. But according to our surrender, it could go beyond. Talagang tinakasan na niya itong mga kasamahan niya. Hindi nila alam anong instruction sa kanila, anong mga iniwan niya. Na may 12 pa po na naiwan doon sa bundok na kami po ay nag-ooperate pa rin ngayon doon. Hindi nila alam, walang advice, they're waiting for advice. Then yung key personalities doon na inipinbingin lang nila ng tigpa 5,000 pesos each bago sila bumaba, nagbihis at tumakas. So until now, wala pa tayong definite information on where they've gone. But we have been monitoring all of their suspected locations and even in their acquaintances, their probable acquaintances, at minomonitor na rin natin. So, and if ever we'll come up with an information in regards to the location of Eric Casilaw, then definitely the troops are ready to apprehend him. All right, thank you very much po General Durante sir for that information. Sir, para na rin po sa kalinawan ng atin pong mga nakikinig na kababayan, meron po ba kayong initial na report sir kung ano po ang nakikita niyong dahilan bakit po niya iniwan itong mga kasamahan po niya? At the same time sir, may initial report po ba kayo sir kung saan po patungo itong si Eric Jun Casilaw alias Elian Owali? Well, our operations actually lasted up to now. We're still operating in the area. We're operating for 8 months now. So, napakarami ng kinoconfront namin noon itong sa grupo ni Menandro Villanueva alias Bok.
Then itong si Erica Silaw, their group numbered around 46 at the time, last September last year. That was the first encounter that we had dito sa Maco area. Then for out of that 46 na encounter originally the number of these regional headquarters, we've been calling them regional headquarters, but meron akong i-share mamaya about the revelations of the FRs kung sino talaga itong grupo na ito. Well, they numbered around 46 from the first encounter. May na-capture na kami, and every encounter we had, we already have 15 total since September last year. So hanggang naubos, ang naiwan na lang naglalakad ng member ng HQ na tinatawag nila is dalawa na lang. Lahat sila is, well, from time to time, every encounter, some have been neutralized, but karamihan bumababa na, sumusurrender, yung iba tumatakas, iniiwan yung mga barilila. So itong headquarters na tinatawag nila is talagang nalusaw na. And it so happened, they seek refuge dito sa Regional Operations Committee ng SMRC under kay Leo Lacube. When they seek refuge there, dito sa Panaroan Tagbaros, last January, we were ready to operate against them, to conduct focused military operations. So nagkaroon ulit ng series of encounters. So tumakas sila, pumunta ng New Bataan after a series of encounters. And it so happened, when they reached New Bataan, nag-merge sila with Guerrilla Front 2 and the SRGU. So, tinutulungan nila talagang they want to preserve itong kanilang headquarters and to save those personalities. So, sa hirap, based on the revelations ng mga na-capture natin and mga nag-surrender, ito na yung pinakamahirap na naranasan nila throughout their lives. Some have been 20 years already na NPA. Ito na yung pinakamahirap because we have been conducting sustained combat operations for 8 months now, non-stop series of encounters, then even a series of field artillery barrage, pati yung FA-50 took part in the action here, and our helicopter gunships took action. So wala silang ginawa kundi tumakbo, walang makain, gutom, kung ano-ano na lang kinakain nila, may namatay na sa sakit, and to the point that Elian or Erica Silaw he's been so desperate. Lahat ng mababagal maglakad, binubugbog na niya. Yung isa sinakal to the point namatay na yung isa. Yung ito si Rulion, mga apelyido na nahukay din ng ating kasundaluhan. So namatay, then yun ang kwento nila. Talagang pagbabagal ka maglakad, you've been delaying the movement. Talagang binubugbog niya. Pinubugbog. And last April 22, they've decided, tatlo sila na lang nag-uusap, ni Leo, ni Ole, at saka yung si Karil, tatlo na lang sila nag-uusap, natatakas na sila, and to leave the troops behind. So iniwan nila yung 12 na lang, yung naiwan na naglalakad doon, yung warm bus. They don't know what to do anymore. So si Elian naman, when it comes to Elian, most probable na tatakbuhan niya is he could seek refuge to other guerrilla fronts, existing guerrilla fronts. It could be in Bukidnon or in Agusan. Yun ang suspected namin. But wherever he goes, if he goes there in Agusan area to merge with Guerrilla Front 19, well, people have been expecting him there, or operatives are expecting him there. And if he goes to Bukidnon, the NCMRC, well, may nag-aabang na rin doon. So, soon. So, whenever he goes, soon, we'll be able to get him.